Pagdating dun sa mga, yung negotiation table na binabanggit din ni Colonel. Eh kami, sabi ko nga, willing kami. Ang problema, hindi naman nasunod. Sabi nila, isa lang yung kikilalanin. Eh ilan yung ano ngayon? Dahil kumala sila, nagtatayo sila. Nakita ko yung resibo ng Barangay Galban na nag-geek ako doon. Ang nakalagay doon sa resibo nila is NGO. Reapers Association eh. Ano ba sila? Nakarehistro ba sa SEC? Lehitimo ba sila na isang asosasyon na dapat kilalanin ng bayan? Yun nga isang question. Kasi kami, legitimate association kami dito sa bayan. Paano natin i-define yung ibang nag-geek na taga-Gimba? Although taga-Gimba sila, residente sila, pero hindi sila nakasama sa asosasyon. Gaya nga mga kapitan. At meron din silang mga ibang mga nahilan ng mga membro. Mga kumpare sa uro nila, kakilala. Hindi nila nila palaban. Eh kung sineryoso nga sana nila yung joint resolution na noon noong March 26, 2019 sa office ka ni Mayor Binanap. Wala nang problema. Nagpagsalubong na kami doon sa kalahating kaban noon. Nagsalubong na. Kami pa, sila pa nagsabi. At hindi na buwis ang tatawag doon. Kasi nga wala sa batas yung buwis. Sobra sa batas. Kaya ang sabi nga ang tawag doon na term ginagawa nila, grants ordination. Oh, yun. Kung ano yung halaga ng kalahating kaban, yun ang ilalagay sa OR. Kung halimbawa, ang kalakaran is 12 pesos, kung times mo sa 50 kilos, nasa 600 yun, di ba? Apo. 600. Hindi, magkano yung kalahating kaban, o yung dalawang bandi, nasa 300 pesos siya. Yun ang ilalagay sa OR. Yun yung magiging donasyon namin sa bawat 100 na magigiig namin. Yun yung naging usapan. Ang problema, ano, napirmahan na ng mga officers ng Records Association, tinalikuran mismo ng liga. Nakapag-usap na po ba kayo tungkol dito sa bagong ordinansa o ayong grupo? Ano po ang reaksyon? Yung sa mga officials, may initial kaming usapan dyan. Hindi naman na namin na, kumbaga expected na namin mangyayari yan eh. Kasi noon pa, yan na yung banta sa amin eh. Dahil ang sabi namin, kung sila ipapaboran ng lalawigan, aapila kami hanggang DOJ. Ang sagot sa amin ni Atty. Pabros, kung matalo sila sa DOJ, aapila din sila sa Court of Appeal hanggang Supreme Court. Tapos sabi pa niya, madali lang naman gumawa ng ordinansa. Gawa ulit kami sa panibang ordinansa. Eh talagang kaya nila kasi ginawa nga nila dun sa 04 yan. Diyan, draft pa lang ng Ordinance 27, may apila na kami, may sulat na kami sa Sangguniang Bayan, pero itinuloy pa rin yan. Yung ginawa lang talaga ng isang araw yung Ordinance number 4. Kaya expected na namin na ganito talagang gagawin nila. Ayaw kaming bigyan ng katahimikang maghanap buhay ng mapayapa dito sa sarili naming bayan, sa Gimbang Mahal. Kaya ito nga, pinag-usapan namin ang reaction ng mga opisyales. Sige, papayaan na lang natin sila press na papasukin na yung dayo. Kasi andun yung emotion nila, andun na yung sa akin, bilang Pangulo. Kung maaari, ayaw ko naman. Kasi una, andyan yung karapatan namin na pinaglalaban namin bilang isang asosasyon. Yung aligasyon nila dyan na isa, nilalagay nila dyan na para bang kukula, para masuportahan yung pangangailangan ng mga magsasaka, mayari ng palay, di ba? Apo. Diyan din yung sa ginawa nila ngayon, andiyan pa rin yung sinasabi nila na kasi daw, hindi namin kaya. Eh sa dami ng repair, 320 units na sinasaka sa area ng agricultural area natin dito sa bayan. Nasa 15,200 more or less hectares. Apo. Ilang araw lang na pag-ati-hatian yan. Una, yung giikan, yung panahon ng giikan sa Gimba, hindi naman sabay-sabay. Nauna lagi dito sa east. Apo. Nahuli kami dito sa parting west. Apo. Kung talagang gipitan yan, nagtatawagan kami. Kumukuha kami ng suporta namin sa kapwa namin, membro. Oh, medyo ano dito, marami ang sabay-sabay dito, punta kayo dito, ganon. Apo. Kaya yung sinasabi nila, nabibitin o kulang kami. Apo. Kaya naghahanap sila ng papasok, malabong usapin yan. Ang punto lang nila,
Kaya gusto nila lang magpapasok ay yung parang isang kabahan. E paano yan? Meron kaming apila sa DOJ. Sabi ko, babalik sa kanila yung sitwasyon na ginawa sa amin. Siningil kami sa pamamagitan ng 27 na invalid, pinagpatuloy nila kahit ayaw namin dahil sabi nila mayroon silang motion for reconsideration. Inulit nila nung second crop na ningil sila sa pamamagitan ng ordinance number 4. Wala naman talagang ipin yung 04 eh, kasi ang inamin lang niya yon a certain na section ng 27. Okay. Nabuhay lang siya nung June 1. Apo, lumabas yung June 1. SP 202. Oh, ibig sabihin, doon lang nagkaroon ng ipin yung 27. Kaya yung paniningil ng mga kapitan ng dalawang anihan ay illegal. Oh. Kasi wala silang valid resolution o ordinance. Kaya ngayong panahon na nakapila kami, siguro naisip nila, hindi kami magbabayad. Eh, paano yung siningin nyo kami ng dalawang anihan na wala mang kayong valid ordinance? Kaya siguro, naisip nila, wala na silang laban sa 27 kasi nga nakapila kami. Kaya ito, gumawa sila ng ordinansa na magulo. Ang titulo nito ay para sa mga dayo. Meron tayong mga lilinawin dito na nabasa ko na napansin ng lahat din eh. Kahit mga officialis namin. Ito, panimula nila lagi itong section 129 na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila sa pamamagitan ng local government code na ito na mag-create ng revenue sa buwis. Pero yung ang problema, yung kutugtong nito, kasi magkalapit na eh, 129 saka 130, section 130. Sana binasa rin nilang maigi para malaman din nila kung tama ba yung ginagawa nila. Kasi napakaliwanag yung sinasabi ng 130, section 130. Kung linawin nito eh. Sa number section number 3, ang kabayaran at sumusunod. Nakalagay lang dito na may kapangyarihan maningil ng 10, hindi tataas ng 10, eh dayo. Hindi kami kasali dito. Ako. Eh ito, pag naprubahan ito, yung mga nauna na ordinansa, mababaliwala. Ano ngayon ang power namin? Wala dito, hindi kami kasama. Dapat sinama din nila na may karapatan silang maningil ng 10 kaban na kaparehas ng sinisingil ng mga residente ng Gimba. Ito, lumalabas na naman dito na hindi na naman uniform yung pagkuha ng paniningil ng buwis. Kasi depende sa prevailing price ng palay. Apo. Ang problema minsan sa mga kapitan kaya sa San Miguel, ayaw nilang mag-issue agad-agad ng OR kasi daw nagbabagong presyo. Halimbawa, ang prevailing price ngayon is 12. Ang computation natin doon is 600 sa isang kaban. Hindi nila re-receivean yun ng 600 kasi daw, hindi pa naman nila ibibenta agad. Eh, siyempre, may stock yan. Sa isang araw, dalawang araw, na-stock mo yung bagong repair dun sa barangay hall, kinabukasan, itim na yan. Wala nang talaga presyo yan. Eh, ngayon, ibibenta nila, 500 na lang. Hindi magkano na lang ibilalagay nila sa resibo. Eh, 500. Eh, di talo kami na nagbabayad ng buwis. Kasi dapat 600 yung babayad namin. Eh, nagsuggest pa nga ako sa kanila, kung gusto ninyo, minsanan, pagkatapos ng anihan, total meron naman listahan, doon na lang kayo maningin. Wala pa kayong problema sa pagbibilad. O kung gusto nyo, para maganda yung presyo ng palay, pwede naman ipasabay sa nagbebenta. Dito na lang kunin para yung price, prevailing price nandoon, nakatas kagad. Kasi malaking bagay din na minsanan, kasi ito na experience ko ha. May mga pagkakataon na mayong kinukuha ng tanod, hindi nakakarating sa kaban ng barangay. Doon mismo sa barangay San Miguel, experience ko yan. Unang pasok ng repair, may resibo. Pangalawa, wala. Pangatlo, wala. Kaya sinabi ko sa sekretary nila na mas maganda matamka ko, minsanan na lang. Para sigurado na yung binibigay ko ay makakarating sa inyo. Kumahig naman. Nag-iisip din nga kami kung paano sila matulungan eh. Ang problema nga lang kasi paano namin susundin yung batas na alam namin taliwas. Kung kaya nga niyan, kaliwa na uli na sa section 130 kung ano lang yung karapatan nilang singiling sa amin. Bakit hindi nila sundin? O tapos pipilitin kaming sumunod
sinasabi din ng bata. Oh. Ngayon yung pong Section 130, ano-ano po ba yung mga nakalagay din na sa kayang pumrotekta sa inyo bilang asosasyon at in, bilang negosyante? Oo. Oh, hindi lang sa amin na may repair, kundi sa lahat. Apo. Dito sa Section 130, sabi niya sa fundamental principles, punta tayo sa letter A, yung uniform. Paano natin masasabi ngayon na uniform yung paniningil nila ng base? Una, pag main crop, mababa presyo ng palay. Pag second crop, iba rin ang presyo ng palay, mas mataas. Okay. Hindi na tayo uniform doon. Dito sa number 2, number 1, sabi niya, yung ability to pay. Ilang beses na namin sabihin sa kanila na hindi nga namin kaya ito. Wala na kami yung kapasidad na magbayad nga dahil halos wala na kinikitang repair eh. Kaya nakakasawa na rin minsan magpaliwanag. Kumbaga parang sarado na yung tenga nila. Nakaipit na yung isang kaban siguro dun sa tenga nila. Roadside. Kaya hindi na naririnig yung panig namin. Mayroon nga ako dito na sinasuggest dito sa para maging uniform. Nagsuggest pa nga ako ng amount na magsalubong doon sa 300 pesos. Main crop or second crop, every 100 kaban na magigik namin, mayroon na silang 300 pesos. Nakapix na yon, main crop or second crop. Wala na yung usaping palay. Kasi wala man pwede, hindi naman tayo pwede mag-bis ng palay. Yung bang mga nagtitinda ng gasolina, gasoline station, nagbabayad ba sila ng gasolina o krudo? Sabayan, pag magbabayad ng bay. Yung mga may-ari ng hardware, nagbabayad ba sila ng bato? Hollow blocks? O kaya semento? Hindi rin naman. E di ba, cash ang kailangan dyan eh. Cash, kasi ilalagay mo sa yung amount doon sa OR eh. Naka-indicate doon eh. Kaya yun sana, maganda, gawin na lang nila. Gumawa sila ng ordinansa na magsalubong kami sa ganong presyo. Mas na maayos na sa pin, huwag lang sigawan. Ito, number 3. Ito yung talagang gigil na gigil kami eh. Not be unjust, sabi niya. Makatwira ba yung paniningil nila? Excessive, oppressive, or confiscatory. Eh masyado nang mapaniil yung 10% na paniningil nila. Kasi yung isang kaban na kinukuha nila sa amin is equivalent to 10%. Taliwas doon sa sinasabi ng local government code. Tapos sabihin pa nila, eh kasi nung nagawa yung batas na eh, wala pang repair. Yung mga papilosopo na sa ano pa nila noon, sagot eh. Inuulit naman dito sa Section 186. Provided that the taxes, fees, charges shall not be unjust, excessive, oppressive, confiscatory, or contrary to the declared national policy. O, kalinaw-linaw, inuulit na naman dito. Eh bakit? Nagbabasa naman siguro sila. Bakit? Kasi nakarating sila sa 324, Section 324, alam mo nilang pasan nila yan. Ayun ang problema, yung mga section na against sa kanilang gustong mangyari, nababasa nila pero binabaliwala para lang sabihin na sila lang ang may kapangyarihan magpatupad ng ganito. Pero asan naman yung konsyensya nila? Diba? Umaangal lang ang tao eh. Hirap na pandemya na, hindi nga natin alam kung makakatawid pa tayo dito sa ganitong problema eh. Malapit na election, malay mo hindi na sila makaulit o di wala lang silang maiwan naman kadali kasi sa bayan. Tapos yung public hearing nila, sino yung audience nila doon? Magsasaka. Sino mga magsasaka? Ilang magsasaka? 64 barangays tayo. Oh, ano ba yan? Mga leader ng mga asosasyon na magsasaka o ano? Bantog, Namurito, May Bubon, San Miguel. Kumuha lang sila ng 4 na magsasaka. Sa loob ng 64 barangays, kung gusto nila makausap ang magsasaka, ay kausapin nila yung pinaka-leader nila. Eh, hindi yung individual na 4 lang na tao. Yung mga kapitan na may repair, na tiwalag sa amin. Yung bang mga kapitan na yon, tinanong ba nila kung meron sila mga business permit o nagre-renew ba sila ng kanilang business permit o nagbabayad ba sila ng tax sa bayan? May nakita ko na record ang One Stop Shop March 2021. Marami doon, nandoon yung pangalan ng mga kapitan na trace doon. Mayroon pa yung 2 taon, 3 taon na hindi nagpipermit. Continuous ang operation niya sa pagre-repair pero hindi nagpipermit. Oh, tama ba yon? Sila yung mga ama ng bayan, ama ng barangay,
dapat sila yung maging ehemplo. Sila yung maging magandang modelo. Tapos pipilitin kami. Kami, nagbabayad kami. Oh, doble-doble na nga. Nagbabayad kami ng tax. Nagbabayad kami ng permit. May permit kami. Kaya authorized kami mag-iik sa loob ng vicinity ng gimba. Walang karapatan ng kapitan na magbawal sa amin. Kasi yun ang nangyayari. Tatanungin ka muna. Kung magbabayad ka ng isang kaban, di pa pwede. Eh, ang problema kasi hindi naman yung kapitan yung pumupunta sa bukid eh. Kung anong sinabi ni kapitan, yun na lang. O pag ayaw magbigay ng isang kaban, huwag nyo papasukin. O di si tanod naman din, tapang din. Tama ba yung ganon? Eh may permit kami. Pangalawa, ang tumawag sa amin ay yung may-ari ng lupa, may-ari ng palay. Mas makapangyarihan ba yung kapitan kaysa may-ari ng palay? Bakit kami pagbabawalan? Eh, tinawag nga kami ng may-ari ng palay para magpa-refer sa amin, di ba? Doon po kasi sa public hearing, ang yung isang point po ng kapitan, eh, meron pong mga may-ari ng lupa dito sa Gimba na nakatira sa labas ng bayan. May lupa po dito sa Gimba. Walang karapatang mangharang yung mga miyembro namin. Ang sinasabi ko lang sa kanila, bantayan yung dayo. Hindi siya residente ng Gimba, pero nagkataon na meron siyang lupa dito. Pwede naman siya makipag-usap, eh, magpaalam naman sa amin na meron pa akong lupa dito, pwede po ba na meron naman akong refer, o kaya may refer yung pinsan ko sa ganitong bayan, pwede na papasukin. Eh kung sa kapitan lang po nagpaalam, at pumayag po yung kapitan, wala po bang problema sa inyo? Eh, mas maganda naman siguro, eh, inform din kami kasi paano namin ngayon malalaman na kung yung papasok na repair, ilan ektarya ba talaga? Yan yung palusot eh. Opo. Sabihin ng kapitan, oh, ito si Pedro, meron siyang 2 ektarya dito papasok. Eh, pagdating pala dito eh, tuloy-tuloy na yung repair. Sa Makatwid po, para sigurado po na yung ginigiik eh yung kanila lang, at least ma-inform. Ma-inform din kami at mababantayan din namin. Apo. Kasi meron naman kami liaison. Apo. Naka-experience na po ba kayo ng ano na nireklamo na po kayo, gumawa na ng sinumpaang salaysay na nireklamo kayo papunta sa Sangguniang Bayan? Idaan sa due process kung merong ayaw magbayad ng buwis, nakapasok na, gumawa ng sinumpaang salaysay, dalhin sa Sangguniang Bayan, ipatawag. Ginagawa nila yan. Yung ang question ko, bakit sa Sangguniang Bayan dito sa Marikit, yung isang officialist din namin si Valdez, may reklamo si Kapitan Gabriel sa Marikit, isang membro namin sa Kalem si Mrs. Dakanay, may reklamo din ng kapitan doon, bakit doon sa Sangguniang Bayan nila papupuntahin? Sila ang gumawa ng ordinansa, sila ang gumawa ng batas. Ang lumalabas sila na yung investigador na pulis, sila rin yung husga. Dapat, pag ganon, dalhin na nila doon sa kapulisan. Kung may reklamo yung kapitan, o meron siyang problema sa miyembro, edi sampa niya ng, pumunta siya sa kapulisan, doon siya magsampa ng kaso, hindi sa Sangguniang Bayan, kasi hindi naman kami mga elected officials. Mga negosyante kaming mahihirap. Ano nyo, doon sa sinasabi naman nila na yung side nyo pagdating doon sa sinasabing free enterprise, yung kakayanan ay yung kakayanan ng bawat negosyante na magnegosyo kung saan nila nais. Una, masasabi ko na lang doon, siguro naman may karapatan nga naman yung iba na maghanap buhay. Isipin din nila, sila ang gumawa ng batas din na nililimitahan ang dayo at binibigay nga sa amin na taga-residente ng Gimba dahil nga yung bilang namin ay sapat-sapat o sobra para sa pangangailangan ng Gimba. Siguro sa ibang negosyo, pwede. Pero sa repair, parang malabo, hindi naman sa pagdadamot. Dito sa katabi natin mga bayan, gaya ng Pura, ilan lang naman ang reaper dyan, parang wala pang 10. Kaya nga kami pumapasok dyan, dahil dyan maluwag, wala kaming bayad business permit. Nagbibigay lang kami sa barangay ng Kalahating Kaban. Sa Herona, ganun din. Kunti lang may reaper dyan. Herona, paniki. Kasi ngayong panahon ng ganitong buwan, September, wala pa anayan dito sa atin, sinasamantala ko na mapunta sa ibang bayan. Yan nga, napakaluwag dyan, wala kaming permit dyan. Ang kaganda pa nga dyan, maluwag pa nga sila maningil.
dito sa atin, pag patakaran isang kaban, pag sa 100, lumampas ka unti, may dagdag. Doon, pag makagay ka ng 135, kalahating kaban pa rin. Pag nakagay ka ng 250, isang kaban pa rin. Ganon sila kaluwag. Kasi sila pa mismo magsasabi. Kung halimbawa, ipunin mo, lahat mga butal, makukwenta. Mas marami babayaran mo. Tama naman. Opo. Ibig sabihin, andun yung malasakit nila. Dito sa ating bahay sa Gimba, kakaiba. Nagbabayad na kami ng buwis, tapos sa pilitan pa rin sa kapan ang gusto nila. Bakit dito daw sa Gimba? Ba't hirap na hirap daw kayong singilin? Eh paano nga, isang kaban ang pinagpipilitan nila? Ito ulitin ko. Kasi isang kaban talaga against kami. Dahil nga taliwas sa batas eh. Dahil lang talagang legal na makukuha nila kung susundin yung 2%, 10 kilo lang. Ngayon, kung sa kalahating kaban, willing din naman kami. Kaya nga, ipipix na lang namin sa 300. Okay, madagdagan ng konti. Eh, yun naman kayang tayo, papasok naman kaya. Yun ang tanong. Magbabayad niya ng permit, 6,000 sa bayan. Tapos, meron pa silang nabanggit dito, magbabayad ng clearance sa barangay. Ilang kaya magigik nila dito sa Gimba? Kung hindi nila bababaguhin yung kanilang paniningil, yun ang nakikita namin sitwasyon yung mangyayari. Kung sasabayan kami sa 10, wala silang marirepair. Ang gagawin nila, magbababa. Di pati yung maayos na pag paniningil namin at parehas na paniningil, sisirain din nila. Gugunuhin nila yung asosasyon namin. Kaya sana, yung pagpapapasok na yan, alisin na nila sa isip nila. Huwag masyadong magaan yung katwiran nila na pagpanahon na lalo may kalamidad, hindi raw kaya. Kung sinabi, pagtag-ulan, walang busy ang mga reaper. Pagka gusto nilang magpa-reaper, walang pupunta. Pagtag-ulan naman, hindi naman lalabas yung reaper eh. Yun naman katotohanan dyan eh. Pag umuulan ba, lalabas ba yung reaper? Hindi ka naman makakagiik. Kaya kahit na magpapasok sila, ng 500 pa na reaper dito, kung umuulan, wala naman marireaper yan. Ang tanong, pag nakadapa ba, papasukan kaya ng tayo yan pag nakadapa? Eh baka yung nakatayo lang tatanggapin nila, ito nakadapa, iwan sa amin. Kami, kahit na pang 30 kaban lang yung pupuntahan namin, pinupuntahan namin, kahit nakadapa pa yan, kahit na pang 50 kaban lang yung aming magigiik sa isang hektarya, pinupuntahan namin yan, di namin pinipili yan, kasi obligasyon namin yon. Gigi kami ng 100 hanggang 150 sa isang hektarya. Gigi kami ng 50 sa isang hektarya. Ang gastos namin parehas lang sa krudo. Makakatipid lang kami konti sa sako. Eh ngayon, yung dayo, sigurado ba sila na magigi ka na nakatapa? Sigurado hindi ah. Kung gigi man sila, may dagdag yan. Kasi yan ang ginagawa nila. Kahit noon pa. Nung wala pa akong repair, yung dayo sa amin, taga Isabela, ang kalakaran noon is 12. Pag nakadapa, 16. At pinaasa nila yung magsasaka na may makakatulong pero perwisyo rin palang gagawin. Perwisyo na sa may-ari ng bukit, perwisyo pa sa mga may-ari ng repair. Ano ba yung ipinapangako nila sa magsasaka? Ano ba yung dapat nilang ipangako sa mga taong bayan? Ang bayan ang gibayan na pakayaman. Kung yung pera na yon ay gagamitin talaga nila sa tao, sapat yon. Huwag nilang iasa doon sa may-ari ng repair na dapat ibigay sa tao, nilalagay dito sa amin. Ipinapataw sa amin. Bakit pinapataw? Kasi nga liwaliwanag nakalagay dito. Sa 4.2, ang 80% ng halagang nilikom ay para sa mga mahihirap na manggagawang bukid at mga indigent senior citizens, PWDs, barangay. At ang 20% ay gagamitin naman sa kalsada, road ano to eh, ito. Kung talaga nagmamalasakit sila, bakit kailangan pa nilang hatiin yan? Sana 100% na masisingil nila mula sa buwis ng reaper, ibigay nila sa taong bayan, ibigay nila sa mahihirap. Bakit pa sila mag-iiwan ng 20% para sa kalsada? Eh, laki ng pondo ng barangay. Yung ira ng barangay, sapat-sapat yan para pagandahin ng kalsada. Eh, sana maging makatotohanan tayo. Hindi naman sa kinu-question ko sila kung saan nila
dinadala yung mga pera na yan. Ang pinag-usapan lang natin dito, ay meron naman talaga pondo. Na sana, huwag naman kaming gipitin na may-ari ng repair. Matagal na kami nagmamakaawa eh. Yung responsibilidad na gusto nila ibigay sa tao, eh bakit sa amin direct kukunin? Ang daming negosyo ang Gimba. Kadami negosyante dyan. Malalaking negosyante dyan. Kumikita sila araw-araw na pwede nilang kuhanan ng tax. Eh kami, dalawang beses lang kami lumabas sa isang taon. 21 days lang yung maximum operation namin sa isang crappy. Kaya parang siguro nakikita nila, eh araw-araw lumalabas ng mga may reaper na to. Hindi nila naisip. Pag na-reaper mo yung kalating hektarya, lilipat ka na lang. Abutin ka nga na maghapon, pero ilan ba yung na-reaper mo? At ilan ba yung kinita mo? Tapos sasabihin nila sa amin, hindi pa kayo kontento sa 2,000 kung kitain nyo ba araw-araw? So, kwentahin nila yung 2,000 ngayon sa 21 days. Magkano lang yon? Sapat ba yung pambayad namin sa mga reaper namin? 5 years na yung reaper ko, wala pa akong kinita na 1.5. Ang reaper ko, 1.8. Plus yung sasakyan niya. Yung flatbed niya. Plus yung umihila sa kanya. Eh, paano ngayon yung taon-taon na maintenance ko? Dagdag pa yun sa kapital. Di ba nila, di nila naintindihan yun eh. Ilang beses na namin sabihin yan. Ayun, nandiyan sila sa kapangyarihan. Gamitin naman sana na maayos para makatulong din sa lahat. Mga negosyante man o magsasaka. Lalong-lalo na yung mga kapwa natin na mas mahirap. Sa isang araw, nakakailang ektarya po kayo? In average, sa ngayon po? Ngayong panahon natin? Ay, pag ganitong main crop, dalawa yan. Nasa, mag-average naman kami ng dalawa. Yun yung ano na yun ha. Yun na yung sasabihin na natin na kalakasan na. Apo. Kasi pag start-start pa lang, yung sabi ko kanina, may magpapag-reaper dyan, kalahating ektarya. Pasalamat ko na kung may sasabay pa na kalating karya. Gaya yung experience ko sa Tarlac ngayon, dyan sa Herona, apat na beses na ako lumabas. Una, nag-eco, 58. Sunod, 64. Sunod, 78. Pangatlo, 120. Ayun, kahit na malayo, pinagtiyatsaga ko kasi tawag sa akin eh. Yun ang negosyo ko eh, pinasok ko. Ganun lang yun. Dito sa atin, ganun din. Pero hindi araw-araw nakakalabas kayo, ano? Hindi, ah. Mm-mm. Gaya nga niyan, eh, ilang beses pa lang lumabas. Apat pa lang. Kung ano, ilang ano-ano tayo, 16 na. Apo. Kalaban natin minsan kasi dyan, panahon. Halimbawa, ganitong, lalo pa ganitong main crop, lulusong ka. Pag start mo, biglang mambon. Siyempre, hinto yan. Maliban lang ko sabihin ng may-ari, sige, tuloy nyo na. Bahala na. Eh, kasi pag basa yung palay, wala na, lalabas sa repair, pupunta na sa Dayami yan, sayang naman yung palay. Ayaw naman namin yung masira yung palay. Pag nakadapa, pinapasok din namin, pero depende kung kaya. Kasi minsan, na-experience ko, nakadapa, pinuntahan ko, eh may tubig, lubog sa tubig. Sinabihan ko may-ari, sabi ko, magbabas kayo ng tubig, hindi pwede repairin yan. Kasi papasok sa bucket, yung tubig. Sayang yung palay. Hindi kami pumipili kasi ng re-repairin namin. Ngayon, pinakamaganda pa, ipagkapas nyo kung gusto nyo. Kasi yung pag nagkapas yan, napigkis yan, tatayo mo sa pilapin, matutuyo yan. Mas maganda pa yun. Eh, hindi na kami na may repair, bawal sa amin yung pupunta muna. Ay, pangit. Hindi kayo, wala ang ani. Busy ako. Hindi pwede mga ganon. Eh, lalo suki mo na yan eh. Panindigan mo. Ang pinaglalaban lang namin, huwag kaming singilin ng sobra sa buwis dahil nga taliwas sa bata. Maliban lang siguro kung hilingin ng sangguniang bayan na i-amend yung local government code, tanggalin na yung section 130 o saka 186. Sige, wala lang patakaran. Walang away. Tanggalin na lang section 130 saka 186. Eh, kaliwaliwanag nga eh. Nandun na nga sa batas eh. Eh, meron pa nga dito sa section 143, nakalagay din doon. Talagang sinabi niya na hanggang 2% lang eh. Ito sa, ano, section 143, masahin ko na lang po ito. Likewise, even business not specifically enumerated under section 143 can only be imposed
with a rate of not exceeding 2%. Not exceeding, sabi niya, liwaliwanag ha. Of the gross sales or receipt, sabi niya, has provided under section 143 paragraph H. Clearly, the maximum rate allowed under the local government code to be imposed as tax is only 2% of gross sales or receipt. Meron pa, sumunod dito, 143 paragraph G. Yung mga machinery na involved sa palay, sa corn, sa agriculture, ginagamit sa agriculture, ang dapat lang nabuwis na sisingilin na doon, not to exceed 50% of 1%. Oh, di lalong pumaba. Kaliwa-liwanag, nandito kasi lahat sa datas eh. Nandito kami tumatayo. Kaya malakas yung loob namin. Siguro, pag isip-isip nila, wala na tayong laban doon. Gawa na lang tayong panibagong ordinansa. Kaso, itong ginawa nila, ganun pa rin. Malabo pa rin. Sana, ayusin na lang nila. Lalo ngayon, pandemic tayo. Yung masisingil nila, malaki pa rin naman yung pag-inipon eh. Eh, 100% inabigay na nila sa mga talagang nakakailangan sa mga entitled. Halimbawa ko na lang dito sa ano, pamuhayin kay Kapitan Javier dito sa Norbacan. Gagawin lang kitang halimbawa. Kasi nakita ko yung ganda niya eh. Noong pumunta kami ng community pantry kami. Yung kanilang barangay, hindi naniningil ng repair. Norbacan 2. Opo. Pero sinusuportahan niya yung mga senior citizen. 68 barangay, sabi niya, yung senior citizen namin na sinusuportahan namin ng ayuda buwan-buwan. Bakit yung ibang barangay na hindi naman naniningil sa reaper, ay kayang suportahan yung mga senior niya? Bukod doon sa pondo ng senior, kasi maliit din naman talaga yung pondo ng senior, 1%. Kaya sabi ko, kung talagang aayusin mo yung pondo kahit sa isang barangay, malaki yan eh. Malaki. Malaking bagay na tulong yan. Ngayon, yung makukuha nila sa repair, sana additional income na lang ng barangay para pantulong sa iba. Diba? Sa mga senior, sa mga PWDs. Yung mga indigent. Ay, huwag naman sana nila isang kalan sa amin. Pabigat, masyado na mabigat itong balikat na. Itong isang balikat namin, andyan na yung gastusin namin sa repair. Tapos ipapasa mo na naman yung problema ni kapitan na yan. Kung ilang barangay pupunta na, apat na barangay pinunta ko, di apat na kapitan nakasapit dito. Eh paano naman ako? Dilupay-pay na. Ano ba yun? Balitang talakayan sa Radyo Las Simbahan.